from the street crowd reaction. Sa observation ko, 1-2 puncher siya, tapos bars, technical. Tapos minsan yung mga singit niya na one-liner, dun may dun pa may punchline kesa sa fourth line. Sa tingin ko paminsan-minsan, pero tingin ko ang kainahan ni M-Site is yung parang hindi talaga siya effective sa mga tao. Hindi ako pwede magpabaya. May mga taong nakatingin sa'yo kada nakakit ka sa entablado eh. May mga nai-inspire ka. Meron ako ligang pinapatakbo na binubuo ng mga baguhan na hindi pwedeng makita nila sa akin yung mga bagay na ayoko makita sa kanila. M-Site, there's only one name that you can time. Cripply, Tol, good luck. Galingan natin. Bigay natin yung best para sa tao. Ahon, para sa kanila. Good luck. City. First time lang natin gagawin to. Mamaya mapapaliwanag ko. Flip up ang AI para sa partay natin laban. First time lang natin. I-advance yung mga battles. Bala na. Bala na yung paliwanag na yun. Sa kanan. Sa kanan. Naga City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Cripply. Kahit anong gawin, hindi ka magaling. Ika'y one shot, tembuang. Panis ka dito sa flow ko na pang SpongeBob SquarePants. At sa kaliwa naman, sa kaliwa naman, Pasig City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay M-Zy. Pastry Vapors, Godburst Clothing, shoutout sa buong Motus Battle League. Yeah, shoutout sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa amin. Siyempre, sa lahat na nandito sa Ahon. Pasensya na kayo sa mga taong naimatay pa, tsaka naghintay para sa inyo to. Pinag-usapan na nila, mauna daw si Cripply. Tignan ang minuto. Dapat, pahinga natin. Unang banat, out 13. Cripply. Ako'y di ganun kagaling mag-bars. Sa jokes, minsan di ganun kaswabe. Di nag-flow, di nag-multi, at hindi ako ng bababae. Pero usapang sipag, determinasyon, grabe ko lumagari. Kaya ang pagtalo sa akin pare, kala mo kulab ni Looney at ni Leap Cram, kasi hindi yan mangyayari. Champion ka pala? Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala, hindi proud si Loon sa kalaban. Anong feeling na champion ka, tas kalaban mo ako lang? Nakakahiya, Brad. Habang nag-iisa buhay ka, ako tamang Cyril Manabat. Mga 3GS, bangis mag-freestyle. Mga utak ang lalawak, pero pag may grip, kala mo reptile, kasi tong mga bayawak. Baka magreklamo kang dinadamay ko 3GS, tapos hindi ito sa'yo rekta. Malamang 3GS ka, lang ang tirahin ko armaletra. Kabisado ko na tong laro, brother. Buong 3GS, karival ko, kaso natapat ka sa gamer. Panisakin tong final boss. Kung tore ka ng grupo mo, sir, saktong Dota ML reference ay click, kasi merong babagsak na tower, kaya mas lalakas yung trip. Hindi ako natatakot sa'yo, hasbula. Putang ina mo kang Jejemon ka? Magnimedias tapos slides, kala mo varsiting masinop? Ulul, tang ina nyo, mukha kayong bagong pahilot.
pormahan Jimmy Butler nung edad niya 13 anyos. Pero pag si Sait nag-basketball, putang ina, prime Jimmy Santos. Wala kang karapatang maglongsak. Tang ina mo, wak na nerdo. Ang pwede lang gumamit niyan ay si Sack Maestro. Sa simpleng angle, you suck. Ikay panis kay Creep, homie. Medyas ginamit pang atake parang Mick Foley. Di mo nagets yung wrestling reference kasi nung bata ka pa, wala kayong cable. Tang ina mo, magbabars ka lang. Panis ka sa style kong halo-halo. Sa sobrang dami nitong flavor, ako yung maso sa Great Wall, yung barumbado mong neighbor. Pag may toper, mas great form. Ikaw pag may shernan, ang resulta gay porn. Pinepwetang ka ni shernan. At kaya ka nananalo kasi kada 4-bar setup mo, nagre-react siya ng let's go. Ganun si Toby Maguire, let's go! Bawat punch ko, naka-high res, let's go! Yun yung M-Site Gaming, kaso may crowd na, iba na takbo ng oras na parang daylight saving, punches mo, naka-high res. Puta pang praning, anong high res? Baka swab test, bumenta ka lang nung quarantine! Tangina mo, pandemic champion! Small room ang lakas, puta, wala siyang kaantas. Pero nung laban sa gubat, napakahina ng performance mo, my gosh! Ikaw ang perpektong halimbawa ng top 1 sa online class! Sanay akong underdog king ina mo! Past battles ko yung patunay! Kung palaliman, totodo ko! Irerekta kita sa hukay! Mapapasakin yung trono mo! Tung contender, mas mahusay! Ako yung unang magkakampyong hindi sumali ng isa buhay! Ina mo, pa-importante ka. Dapat sa'yo nilulubog. Sa katulad mong pa-importante, hindi ka lang dapat pinapakyo, dapat sa'yo binubugbog. Tanginan to, uhaw na uhaw yung mga tao. Gusto niyo ng tubig? Pagbibigyan ko hilig nyo. Dahil itong putang inang pa-importanting to, gagawin ko likido! Oh! Tapos nag-Dota reference ka pa? Tangina, dadapa yan! Aapakan na parang kalat sa lapag! Panis pa rin kahit normalin ko lang yung kalaban! Yakit matatag! Oh! Kanya mag-reference ng sikat sa internet, tangina mo. Then? Suddenly, hindi available yung mga ibang match-up. Kaya eto siya. Si Cripply. Kahit pag-insayo pa weekly dito, Pit G, di malabong mag-Big T. Ang cringy, yung mga round, umiikot lang sa hangin parang frisbee. Gusto mo classic shit? Tung sumalubong sa aking hit, tatamba ka ng Big 3. Sa teknikalan at takdakan, di makakasabay kahit pa lip sync. Kung pagiging comic, Stan Lee. Superhuman punch na di madi-DC. Ito komedyante, kaya pag sinabing action, mas banayad pa sa whiskey. Binagyan ka ni Arik ng shot na risky. Laklaki mo lahat hanggang madi-DC. Ikaw ang matutulog ngayon sa bar. Tutal nagpas naman ng tipsy. Simpleng panimula. Extended rhyme. Pero quotable speech. Stretching pa lang yan. Paano sobra mong reach? Sa akin walang blind spot pag ako umasinta. Di mo matrace algorithm. Di ba crypto? Mamaya sa ulo niyan sa bugang bloods, brain aneurysm. Pero lugi daw sa crowd. Kasi mga bara ko may hidden. Kailangan pang isipin. At yung mga tanga niya na written, di na kailangan pang ulitin. Pag ito bumitaw ng teknikalan, may hiyawan. Samantalang ako given, putang inang buhay to. Binigyan ako ng kalabang nirarime yung magmaktol sa konduktor. Alam mo bang mukha kang tukmul doon? Sobrang bobo mo tumugma. Sagana nga sa flow, but still, sa idea, stagnant.
Mukha lang malakas pero yung sapak walang diin. Ano ka, stuntman? Magaling mag-freestyle pero wala ng movement. Pag wala ng beat na parang stop dance. Tapos nagkakaroon ng fans, puro kahangin, di mo nga afford, Mr. Standard. At kapag hindi makasugat ng mga bara, may handayang pakulo. Bibitaw ng tatay ko si Plasma. Hindi naman magkadugo, Plasma. Magkadugo, it doesn't matter. Plasma, magkadugo, it doesn't matter. Huwag mo na piliting isipin, marami pang ipuputok na bala. Red dot, ako ang tutuldok sa kada pintig nitong pinupulso ng masa. Kung akala mo ito na yung break sa karera mo, magtigil ka. Asan mga cellphone nyo? Mag-scroll na lang kayo ng mga meme, yun lang din naman sasabihin niya. Pinabayaran gamit content sa Facebook? Ayan na ba yung meta? Binabayaran gamit content sa Facebook? Ayan na ba yung meta? Aba punyeta! Kaya walang nararating pag-usapang kilometer zero parang luneta. Pero nauuto yung crowd kahit low quality at cheap yung gamit. Marketing yun. Sobrang baba ng target, parang government project na yung budget million. Pwes ako naman ang mga exploit sa walang kalaban-laban at manggagamit ngayon. Kikita ako habang kinukuha ng kang nahihirapan, ito ay poverty porn! Ano? Para sa profit? Sige, 3 rounds kitang panggigigilan sa sapak hanggang mukha't bibig mag-violet. Baka sabihin, napasubo ka lang kaya walang imek, crash and roulette. Amateur na daw sila kay Ram, ngayon sila nagsibalik. Tung poser ang kulit, ngayon kami nagsipanik. May Joker ka na ulit. Generic yung banat mo, tang ina mo, napakawak. Yung banat mong poverty porn, pwede mong ibanat dyan sa naka-black. Generic ang putang inan to. Halatado na weak yan. Dinadama yung Facebook memes, tang ina mo, nasasaktan mo si Shernan. Ikaw lang yung kilala kong champion na yung Lakers 94. Walang pumapansin. Pinaka-cute ng 3GS, yung fanbase mo tol, ang cute din. Puta gamer, nag-stream. Kala yung viewers ang taas. Paano may manonood nilalaro mo Candy Crush? Para si site magka-views, gumawa ng Motus Battle League. Yung pangalan sa Arabo. Simot, ginawa mong tus, pinagmukha mo pang adik yung tao. Sa flip-top nung nag-champion ka, yung premium mo, 100K. Talaga namang medyo solve. Sa Motus, pag nag-champion ka, pa-premium mo, 100 load. Nagahanap daw siya ng nakatagong hiyas, kabilaan, ulul site, nagahanap ka ng pagkakakitaan. Masuna o gago. Nasa pagligpit na sabik, delikado ka kasi tong mason may bit-bit na karit. Sulat mong siksik tagilid, iiwang kitang patay sa sulok, baril sa dibdib kalabit. Mason pero putang ina malaborji manutok. Laban mo kay GL ang lakas. Mumangopya ng estilo, talaga namang grabe Brad. Sa grupo mo, ikaw yung big dog pero GL copycat. Pero di na yun bago. Sa trabaho neto ni Sight. Kasi nga, director ka, kaya normal yung copyright. Oops, may pangribat. Nasulat! Tong tarantadong MC. Paanong di magkakabars yung akusado? Guilty! Estilo ba ni GL pare talaga ang like mo? Anong klaseng pananaw yan? Anong klaseng Sight to? Sight to? Tae! Sa paggamit ng ganyang salita, isa ako sa illegible. Pero want to ko, laging may hook. Kaya naman, incredible. Incredible hook. Yung tae mong green. Dapat na ipatulpo. Kasi pag tumata, ikabagsakan daw yung bulto. Bulto. Tubol.
Ikaw ay masusyok sa purutain na lupit o ang makabagong meta. Tawag dito, train of poop. Isang veteranong tambay sa East-West. Puta, irrelevant cup. Kasi kung veterano ka, doon ka dapat sa Veterans Bank. Yayabangan mo ko ng experience. Tangina mo, bobo ka ba? Kung grabe na experience mo, hoy pok-pok, laspag ka na! Tangina, di porki taglish banat mo, malayo ating pagitan. Di porki spoken ng dollar ka, lalamang ka sa palitan. Porki champion, nasa tuktok, bawal ka nang masapawan. Tingin ko sa'yo, tagabundok, manalo sa akin, Himalayan! Kill! Put, magtataglish magdamag. Kala mo naman talagang palaban. Eh yung grammar mo, ka-level ng I am born to be fight ni Badang. Stupid bitch! I'll use English to end my round. I'll go back to Bicol safe and sound. I will only lose when there's only one name that you can pound. Yeah! Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, pag ito bumitaw ng kaisa-isang teknikalan, mahihiyawan. Tanginan yan. Predictable. Isa kang wack-type trapper. Yung poverty porn bagay dun sa naka-black kasi nga Black Lives Matter. Tangina mga linya yan, puro lang pabida. Nag-stream ako ng Candy Crush kaya nga makulay yung mga nabubuo kong linya. Ano, yung rebat sulat? Unbelievable, bro. Tangina nyo, huwag yung isisi sa akin pagka-predictable nyo. Sabi nga kila Invictus, sila daw ay nasa flip-top rooster. Rooster? So kaya pala 2-on-2 kasi may kakampi ka. Si Tuper. Rooster Tuper. Tangina ka, meron ng Google. Loser! Dahil sa'yo, nasa baba ako ng booster! Rooster! Ito ba manok nyo? Kaya pala ang liit ng utak. Tapos sa sulat lalamang. Eh alam niya nga sa tugmaan, gusto mo ng booster para matuto ka naman. So sa tandem nyo, si Topper yung seaman, tapos ikaw ang corny mo. Yun ang eksena mo doon. Itchapwer ang meron na naghangad ng big fish pag ahon lumabas megalodon. Ganyan ako kalusid. Iba yung balanse kahit one line natatawid na parang lubid. Ikaw from point A to B, it takes time para kang cruise ship. Kaya kung palawakan lang kumpara sa'yo, ako ay tubig. Uy, tubig? Tubig? Ba't nag-react yung mga tao? Nagamit na yun na, labo. Applicable kasi sa'yo, parehas ko lang kayong pinagmukhang bago. Ano, masun ka ba? Gago! Pasensya sa mga umaasang mapagtitripan ako nito. Masun ka, ako yung pader na di mo magigiba na kapag bumuhos pang konkreto. Ganyan ang construction, fluid. Yung flow mo, shit pang Poso Negro. Mapabatel o kahit sa kanta, putang ina mo, para kang tubero. Oo, tubero. At ang matalo mo ako ay pipe dream gising. Ito ang reality. Hindi lahat madadaan sa comedy, lalo na yung quality eh may quantity. Yung mga komedyante dito, multi-million views, ikaw ang pinakamalala. Lugi pa sa talent fee. Malamang hindi to umabot ng 1M sa tindi mong humatak pababa. Gravity! Tapos, magnanakaw pala to. O, tangina. May ninakaw to. Ninakaw, ano? Magre-rebat ka. Di mo ko kayang imanipula. Change topic na, huwag na i-angle na magnanakaw siya, baka ibalik mo pa. Ganyan umadlib, tanga. Sulat na ito, pasok sa top 5. Eh pwede na nga to sa high 5, no need na malaking bayad. Tapos sa YouTube, nagkakaroon ka pa ng highlights. O di ba ang hirap mapaliwanag? Highlights mapaliwanag. J.M. Lopez, Hip-Hop Heads! Eto, Master of Crowd Control. Ano ka?
head bouncer? Master niyo? Ano ka, head bouncer? Paano papaniwalaan? Niwalang ang bayag na sa quarantine, maisalang ng makitaan ng kahinaan. Halimbawa, di mo ba kayang bumatel na walang binabanggit na ibang MC? Sa bagay, diyan ka lang nagkaka-hype. Parang host ng awarding, banggit pangalan, kaya may sigawan, ganyang kaka-parasite. Para may punchline, gagamitin, uprising. Ano na? Ganyan na lang balagi? Ako di ko kailangan yan, pangalan ko palang pambala na. Kaya nga natatangi! Ikaw, dito ka lang dinadayo. Hindi ka pang aspakan, pang gubat. Paano pa sa Dabaw? Yung pagpili mo ng mga reference ang sumasalamin kung gano'ng kakababaw. Dinadala ka lang ng sigaw. Kung wala sila, walang ikaw. Ang pinakamalinaw na paghahalaw, ikaw yung taing nasa ibabaw ng kalabaw na nasa pana ng langaw. Hindi mo ako kayang kengkuyin sa ganto. Tung corny, pupugutan ang ulo, malamama sa pano. Boluwang sandata ko. At kung usapan ay may presyo, tsak, mananaga ako. Sa ulo niya at katawan, parang nagkalasang kawatan. Ito ay madali ang atian. Lagi mong tandaan na matatalo mo lang ako kapag wala akong makitang dahilan. Generic talaga. Generic. Putang inang teknik yan. Yung banat mong tubig, pwede mong ibanat sa electric pan. Tapos, sombrero. Aba putang ina ka. Ikaw kung magaling kang magbalik, yung stepdaughter mo, balik mo sa tunay niyang ama. Kalabang ko'y sikat, yung bars ang bigat. Grabe mag-wordplay. Isa na naman bobong MC ang mananalo sa replay. Sa banat niyan may sodium, putang ina. Cell, putang electrolytes. Bangis mo na MC, mahiya ka sa itang ina mo, tinigilan ng ayan ni Flick G. Hoy, hoy late bloomer, natuto ka lang mag-wordplay, kala mo bagong stilo yan? Sobrang late, kanina niya lang, nalaman patay na si Rico yan. Bago mag-pandemic, talunan to. Ako patuloy sa arangkada. Kung nakasalubong ko to si Gilagid, sugat-sugat to tila merong gingival hyperplasia. Anong oh, ginugil ko lang yung ginaya kita. Kaya wag ka mag-astang, nasa top man. Fuck Google, ako ay hayop mag-isip, malatarsan, supot yung bago mong version. Hindi ka technical, porque salita mo may jargon, isa kang flick din na carbon. Na kopya style, di yung galing, parang makagagok isargon. Bang! Tangina. Debut battle ko kay Invicto, sabi ko, nagsulat ka sa libro, kaya resulta pahina. Sabi niya kay Plasma, para kang libro kasi pahina ka ng pahina. Uy! Laban ko kay Range, sabi ko, kahit ikaw pa ay si Range, malabo kang makatusok. Sabi niya kay J Black, di aabot sa operating room ng doktor, parang si Range sa ospital. Uy! Galing niya! Ako'y nakakahalata na! Putang ina mo, M-Site, magnanakaw ka ng asawa! Single ma'am, puta mukha siyang single dad. Pag nakagrupo ko siya sa gang, tatawagin ko siyang Brad. Ako si Cripply, unpredictable galaw, di mo alam gagawin ko. Tipong pag nag-threesome tayo ng asawa mo, ikaw yung kakantutin ko. Hindi mo ako mahuhulaan. Hanggang sa ikaw ay mabad trip, magkakanvas ako sa Got Bars. Tas bibiling ko, puro hype beat. Yayayain kita ng collab.
gagawa natin ang music video. Pagsusuotin kita ng puro pink kasi jingle ni Robredo. Unpredictable, kaya itong idol nyo, kawawa sa akin. Pati sila, di mahulaan kung paano kawawa sa akin. Binuhat ka ni Shernan, alam mo yan. Kaya nung dos por dos, umabante. Nung zoning with Manda B, si Manda pa mas kuminang, pre. Di lalamang tumbobong to. Bars mo'y hindi dominante. Tulad ng karir mo sa 2-on-2 sa pau kapag may komedyante. Isa kang walang humor support, panay generic naknamputa. Kalakasan to ng bagyo, bakit ka lumabas sa kuta? Kung pabigat ang Diyos Mio nang wawasak sa akin ng sobra, parang si Crazy Mix sa Mio nakaangka si Luxuria. Sabi ni ito kay Luxuria, banat ko pang Playboy, kada beat may rabbit. Sir Smaglas, banat niya daw pang Playboy, kada beat may rabbit. Kada beat may rabbit. Tay-tay bars tong gagong to, mukhang kada brief may magic. Yan, bars pa more. Yan ang napapala. Magician, naglabas ng rabbit, meaning biglang nawawala. Gumawa ng history, champion sa lahat, kaya naman naging well-known. Pero burado yung history, parang mga UGs ko sa cellphone. Lumaki ulo neto ni Bobo. Sa palabas nag-aasta na king, tong gagong to, astang Vic Soto. Kaya dapat sapulin. Vic Soto, dapat sapulin. Putang ilang mo! Di tayo magkaantas. Ako sa'yo'y makakalampas. Magpapatalo lang ako kapag nag-group hug si Arik A at Aklas. Ang inang mga baray yan, low level. Ayun na ba yung highest? Sa pulin, binanat niyan ni H kay Jeram sa Titus. O, tapos ako pagbibintangan mo, na nagnanako ng mga linya mo rito, e putang ina mo, kung di pa nga kita nakalaban, di ko malalamang MC ka dito. Kaya wag mo akong pangunahan sa pagiging tatay ko, tang ina ka. Hindi ko na sila kailangang ibalik. Kaya ko silang buhayin mag-isa. Tang ina mo, pe-personalin mo pa ako, panis ka sa akin. Di ko dadamay asawa mo, tang ina, ba't ko siya titirahin? O round 3, freestyle na lang, game! Ubus daw ang 3G dahil siya ay heavy user ng data. Wow! Wala kang ang gigs. Okay ka pa? E wala kayong pinagkaiba ni... na pag nag-wordplay, tanga! Pero kusulatan, hindi lang pang onslaught, pang apocalypse ang aking sobrang dala. Walang katapusang 3GS pa ba? Tanga, nasa boss stage ka na! Kaya kung gusto mong mang-call out at magpasaring, wag naman yung chapitol. Ito walang patid ang mga lines sa kada ring, naka-unlicol. Effort daw sila ng Bicol, bakit di ka flexible? At pag-usapang magaling, invisible. Andyan pa rin, walang apoy, walang dating, paano naging Fantastic Four? Pero sa Bicol MCs, top tier kahit below minimum. How? Kasi nga provincial rate. So in summary, ganyan naka-negative ang South. Para kang Cartesian plane. Now I'm healthy living, pero pasok pa rin sa bar, parang legal age. Pero kung bar fight, want to sawang give and take, hanggang itong kabib, maging gulay na parang vegan steak. Unpredictable galawan mo. Kaso aking laser focus ay on-site, malahok ay. Yung mga suntok ay di mapoporsi kahit ng four-eyed. It's a long night. Di ka man makatikim ng kaliwa, it's all right. Dikit-dikit ang punch. It's a long night. Di ka man makatikim ng kaliwa, it's all right. Dikit-dikit ang punch, pikit ang both eyes. Bugbug sarado. Anong close fight? Willing akong tapusin ka kahit hindi ka interesting na parang long post. Pinaka-creative mo na linya tungkol pa sa titi ni Enigma.
puro ka low blows. Nahahanapan pa rin ang butas anumang lawak ng field na parang golf course. Jokes over bars o bars over jokes. I'm the best of both worlds. Kaya kong mag-apoy kung kailan ko gusto. Ikaw, nakakapasa ka lang ng apoy pag may kasindihan. Ang layo ng pagitan ng karera natin para masabi na dikdikan. Ang layo ng karera natin para masabi na dikdikan. Hindi porkit lap trip, ematic, top tier na. Mahiya ka nga sa mga pandikdikan. E sa listahan at sa dami ng mga promising, wala ka pa sa kalingkingan. Ano, nakakatawa pa ba? Na nandito ka lang dahil kailangan may Bicol represent kasi ahon? Ano? Nakakatawa pa ba na pumayag lang akong makalaban ka dahil di daw available yung ibang champion? Oo, nakakatawa ka. Yung hinain ko ay food for thought at yan ay deadly consumption. Kung laughter is the best medicine, ito ang allergic reaction. 6 years ka na dito. Ang laking insulto sa akin na makalaban ka kung kada battle ang goal mo lang manalo. Hindi ka deserving sa gantong performance. Sadyang ganto na talaga ako. Pero kung hanggang ganyan na lang ang kaya mong ipakita sa tao, magkusa ka na mag-quit, bigyan mo ng chance yung mga bago. Flip the bound 13, Crip Levers, M-Site, magayos mga beses para sa inyo lahat at para sa kanilang lahat. Ang boto ng urado, 4-1, magigay para kay M-Site. Maraming salamat kay Anigma, maraming salamat kay Crip Levers. Salamat sa mga tao na naghintay, mga nagtsatsaga. Shoutout sa Motos Battle League. Crown Manila, collaboration namin, Flip Top Bagong Design. Salamat sa inyo. Marshall, ako lang yung bumoto kay Crip Lee. Pakiramdam ko, tanga, sobrang dikit lang yung laban. Pero mas ano ko, mas na-absorb yung ano ni Crip Lee, yung material niya sa first 2 rounds. Third round, tanga na clear na kay MZ yun. Binato ko si Crip Lee sa first 2 rounds, pero mas dikit lang talaga. Pero taka na, Ripley, M-Zite, Ripley to Yung bilang ko lang, binoto ko si M-Zite. Una-una, yung punto nila, si M-Zite, ang lupit ng association niya ng punto niya. Unlike naman kay Ripley na ganito yung punto, biglang random yung punchline. So, sa akin, mas naging ano yung effective yung kay M-Zite. Although hindi ganun kalakas yung reaction, pero kung hihimayin mo, mas malalim yung punto niya. Plus, yung rebattles, men. Rebattles ang nagpa-game over dun. All 3 rounds na rebattles, the site ng inalalakas, men. Kaya binigay ko kay M-Site. Shoutout. Baden for the day. What's up, guys? Ang binoto ko ay si M-Site. M-Site, yung performance si Crickley, grabe rin. Para sa akin, yung rounds ni M-Site, mas tahi. Yung mga punto niya, magkakaduktong. Versus naman si Crippley, nakaka-surprise yung mga punchline niya. Sobrang solid. Ang random, alam mo yun, bigla na lang out of nowhere, ma-caught off guard ka ng mga punchlines niya. Para sa akin, yung performance, pares lang, nagkatalo lang sa rebuttal. Ang ganda ng rebuttal ni Crippley dun sa ibalik yung stepdaughter. Kung hindi yun na-rebut ni M-Zite, baka Crippley pa ako. Pero swabe yung ano, yung rebuttal ni M-Zite dun. And yun yung pinupunto ko sa mga iba kong judgment. Kung ano yung strongest punchline ng kalaban, dapat ma-rebut mo yun. Pag nagawa mo yun, overtime! Yun, binoto ko si M-Zite. Hindi ko napahabaan kasi sobrang init. Yun, round 1, round 2, medyo di kita. Siguro ang nilamang ni Zite sa mga rounds na yun is yung mga rebut. Kasi lalo yung mga rebut niya sa gitna, mahirap kasi gawin yun eh. Kumbaga, ititigil mo yung rhythm mo din mo. Sasalpa nga ng on-the-spot na mga nag-iisip ng pambalik. Tapos yun, pinaka ano ni MC na round, yung round 3. Yun, tulad niya nung sabi ni Shea, nabalik niya yung pinaka pinambasag sa kanya ni Creepy. Tungkol sa stepdaughter, yun, nabalik niya siya. So, yun, ang boto kay MC, pero props kay Creepy. Magaling na bata yun. Abangan niyo yung mga susunod ng Yo, isa ako sa
bumoto kay Cripley, pero ay kay Cripley, kay M-Side. Congrats pala kay M-Side. At congrats din kay Cripley pa dahil para sa akin, isa to sa mga pinaka-best performance niya na napanood ko. Congrats sa kanilang dalawa. Sa akin, nung round 1, parehas naman silang effective. Pero binigay ko yun kay M-Side dahil para sa akin, mas lamang siya sa content. Doon, in-establish nilang dalawa sa round 1 yung style nila. Actually, talagang style clash nga rin yung pamamaraan nila kung paano sila mag-wordplay. Kasi si Cripley, mga out of nowhere yung pagpapag, mga punchlines niya, mga wordplay niya na ginagamit. Hindi akma dun sa setup. Samantalang si M-Side naman, pag nag-wordplay siya, sobrang konektado lahat. So, para sa akin, mas mahirap din gawin yun. So, binigay ko yung kay M-Side round 1. Sa round 2, nanatili pa rin si M-Side dun sa stage dun sa style niya. Para sa akin, mas naging effective naman dun si Cripley sa style niya na yun. Lalo na yung nagbaburst-burst din siya ng ano, pero sprinkle-sprinkle lang katulad ng ano, ng Himalayan. Konti lang pero natatandaan din ng tao. Katulad ng kanina nung binalat niya yung Himalayan. Tawag ko sa'yo, tingin ko sa'yo taga-bundok, kaya manalo ka sa akin, Himalayan. So, sobrang swabe lang nun. Sa rebattles naman, pagdating dun sa second round, binigay ko yung kay Cripley. Sa rebattles naman, pagdating dun sa third round, dun sa stepdaughter. Nung una, para sa akin din talaga, ibibigay ko na dapat yung kay Cripley dahil sobrang lakas talaga nun. Isa talaga sa mga nag-umuha ng moment yon. Pero nung naribat yun na M-Side, isa yung nagbigay ng isang malaking factor kung ba't nakuha ni M-Side yung round 3. Tapos, maganda rin nung ano na, nung panapos niya. Yung round ender niya, hindi usually na punchline na ano, pero ang ganda nung punto, ang ganda nung mensahe. Sobrang solid. Congrats sa inyong dalawa, Cripley, M-Side. Yeah! Tingin ko round 1, round 2 mas effective ako sa tingin ko lang. Pero sa round 3 mas lumamang dun si M-Site na feeling ko naging factor sa judging. Kaya nakuha niya yung panalo, tingin ko. Sanay akong underdog, king ina mo. Past battles ko yung patunay. Kung palaliman, totodo ko. Irerekta kita sa hukay. Mapapasakin yung trono mo. Tung contender, mas mahusay. Ako yung unang magkakampyong hindi sumali ng isa buhay. Sa akin parang satisfied ako eh. Kasi sobrang solid ng pinakita ni Creep. At para sa akin yun yung best na performance niya sa lahat ng battle niya. Yung talagang punchline niya na talagang ano eh, talagang nasa timing na timing. Alam mo yun, parang alam niya kung kailan niya bibitawan yung punchline niya na malakas. Alam niya kung saan dapat ipuesto yun, yung mga ganun. Kaya para makapag-prepare ako sa rebattle, which is para sa akin isa yun sa mga kailangan kong gawin, lalo na kapag ang kalaban ko ay may malakas ang crowd control, kasi automatic kapag kalaban mo malakas ang crowd control, malakas kumuha ng momentum yan, at yung rebattle yung kayang bumawi ng momentum na yon, kaya kailangan kong pagtuunan yon. At para magawa ko yon, kailangan 100% kabisado ko yung sulat ko. Hindi mo ako kayang kengkuyin sa ganto. Tung corny, pupugutan ang ulo malamamasapano. Boluwang sandata ko, at tung usapan ay may presyo, tsak mananaga ako sa ulo niya at katawan. Parang nagkalasang kawatan. Ito ay madali ang atian. Lagi mong tandaan na matatalo mo lang ako kapag wala akong makitang dahilan. Ngayon, wala na akong plano. Yun lang, wala na talaga akong plano. Ayun, syempre, babalik ako sa music. Siguro next battle ko baka ahon na. Siyempre yung pinapatakbo kong liga, Motus Battle League. Sana supportahan nyo yan. Pedestal tournament namin, ikalawang tournament namin this 2023. Sana supportahan nyo yun. Siyempre Gutburst Clothing. Yan, meron akong shop ngayon sa Bacoor, Cavite. Sa tapat lang kami ng SM Bacoor. Flip Top collab. Collab ng Gutburst tsaka ng Flip Top representing Pasig. Yan, sana supportahan nyo rin yun. Ako pala, ilalabas ko na yung album ko. Siguradong na ako dahil ahon na ako susunod na laban, so magpo-focus ako sa music tsaka dun sa Motus Battle League at negosyo. Yun muna. Sa mga nanonood sa akin, yun. Manood lang kayo kasi yun, gusto kong pasahin lang kayo at yun lang naman yung mission ko talaga. So, yun. Salamat sa panonood. Peace. Maraming salamat sa mga nakasuporta pa rin sa akin, sa mga naniniwala at naniniwala pa rin na
hanggang ngayon eh kaya ko pa, para sa akin isa sa mga isa sa malaking gasolina yan para magpatuloy ako sa ginagawa ko ngayon. Syempre para ibigay lagi lahat kada sampa ng Itablado at syempre para sa battle rap, pare.